Magandang araw, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Isinumiti na ngayong araw ng Department of Budget and Management sa Kamara ang panukalang national budget na 5.768 trillion pesos para sa taong 2024. Ayon sa DBM, patuloy na pagtutuunan ng panukalang budget ang mga gastusin na nagsusulong sa social at economic transformation ng bansa sa pamamagitan ng mga infrastruktura, seguridad sa pagkain, digital transformation at human capital development. Samantala, nananatiling pinakamataas ang alokasyon para sa edukasyon na nagkakahalaga ng 924.7 billion pesos. Nasa 822.2 billion pesos naman ang nakalaan para sa infrastruktura, habang 306.1 billion ang para sa kalusugan. 232.2 billion pesos ang magiging budget para sa tanggulang pambansa. 214.3 billion pesos ang sa transportasyon at 209.9 billion pesos para sa social welfare. Ayon kay DBM Secretary Amena Pangandaman, sa pamamagitan ng panukalang budget ay palalakasin ang produksyon ng bigas, mais at iba pang produktong agrikultura. Pupondohan din ito ang pagtatayo ng mga farm-to-market road, mga kalsada at railway. Pagtutuunan din ng pansin ang pagpapalawak ng mga serbisyong medikal para sa mas maraming Pilipino. Mas mataas ng mahigit 9% ang panukalang budget para sa susunod na taon kumpara sa 5.267 trillion pesos na General Appropriations Act o budget ngayong taon. Pinag-aaralan na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang petisyon ng ilang transport group na magpataw ng dagdag na pasahe tuwing rush hour para sa mga pampasaherong jeep at bus. Kasunod dito ng 4 na linggo ng pagtataas ng presyo ng produktong petrolyo. Batay sa petisyon, dadagdagan ang base fare ng jeep at bus tuwing alas 5 hanggang alas 8 ng umaga at alas 4 hanggang alas 8 ng gabi, maliban tuwing araw ng Linggo at holiday. Piso ang hiling na dagdag sa pasahe sa jeep at 2 piso para sa bus. Ani LTFRB Chair Teofilo Guadis III, maliban sa rush hour rate, pinag-aaralan din nila ang pagbibigay ng fuel subsidy para sa mga driver at ayuda naman sa mga apektadong transport operator. Magsusumite ng rekomendasyon ng LTFRB kaugnay ng petisyon sa Department of Transportation ngayong Linggo. Makikipagkita rin ang LTFRB sa mga commuter group at iba pang sektor para pag-usapan ang mga issues sa pampublikong transportasyon. Bahagyang bumagal ang pagbuga ng lava ng Bulkang Mayon sa nakalipas na 24 oras ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Sa huling datos ng PHIVOLCS, sa naitala ang intermittent ashing o panakanakang pagbuga ng lava mula sa bunganga ng bulkan. Samantala, nananatili naman ang distansya ng lava flow mula sa crater sa 3.4 km, 2.8 km at 600 meters. Samantala, nag-iwan naman ng mga debris 4 na kilometro mula sa bunganga ng bulkan ang mga rockfall at pyroclastic density currents o PDC. Sa kabuuan, ayon sa PHIVOLCS, nakapagtala ang Mayon Volcano Network ng 57 low-frequency volcanic earthquake, 5 PDC at 225 rockfall events bukod pa sa pagbuga ng abo. Muling ipinaalala ng PHIVOLCS na bawal ang pagpasok sa permanent danger zone ng bulkan na nasa 6 na kilometro. Sa ngayon, nananatili pa rin sa Alert Level 3 ang Bulkang Mayon. Balita mula sa probinsya, higit kalahating porsyento ang ibinaba ng kaso ng dengue sa Central Visayas. Ayon kay Dr. Ronald Jarvik Buscato, Program Manager ng Communicable Diseases Section ng Department of Health sa Rehiyon, nakapagtala sila ng mahigit 3,000 kaso ng dengue sa unang 6 na buwan ngayong taon. Mas mababa ito ng 69% kumpara sa kaparehong panahon ng nagdaang taon. Ayon kay Buscato, kapansin-pansin na karamihan sa tinamaan ng dengue ay hindi na mga bata kundi mga nasa edad 21 pataas. Bumaba rin ang bilang ng mga namatay dahil sa dengue sa 15
kumpara sa 40 noong nakaraang taon. Hinimok ni Buscato ang publiko na panatilihin ang kalinisan sa kapaligiran upang maiwasan ang pagdami ng lamok at agad na kumonsulta sa doktor oras na makaranas ng mga sintomas. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito atid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at Twitter account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ako po si Marita Muahe, ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa buong bansa.